Magandang araw sa lahat and welcome back to JC Catalan Vlogs. At ngayong araw na to guys ay magkakaroon tayo ng tutorial kung paano gumawa ng alkansya para sa ating alkansya ipon challenge. Ang ating gagawin ngayon ng alkansya ay gawa po sa glass at ito po ang ating mga glass na kakailanganin. So mangangailangan tayo ng dalawang sides na 6x8. Yun po ang length at height niya. Ito pong glass na hawak ko. Tapos yung nauna kong hawak ay ang width by height. At ang sukat nyon ay 3x8. Okay, gets lang. So ito pong brown na glass na ito ay ang pangalawang side sa ating 6x8. Ang length at height. So kung ang problema nyo ay hindi kayo marunong mag-cut ng glass o di kaya wala kayong gamit pang putol, pwede rin naman magpaputol kayo dun sa may nakakaalam o di kaya dun sa nabilhan nyo ng glass. So ako marunong akong gumawa ng mga aquarium kaya may mga gamit ako at alam ko ang ginagawa ko. Pero may mga tutorial din naman ako kung paano gumawa ng aquarium o di kaya mag-cut ng glass para kayo na lang mag-cut kasi mura lang naman ang mga gamit nito. So ngayon ay sasampulan ko kayo kung paano mag-cut ng glass para may idea kayo o di kaya manood na lang kayo sa aking previous video, lalagay ko yung link sa description below. Pero dahil sa tutorial ito, papakitaan ko kayo ng sample kung paano mag-cut ng glass. Ganito lang kasimple yan. Yun. So huwag na kayong magtaka kung bakit brown ang glass ang gamit ko dito, bakit di kaya clear kasi wala akong ibang glass na magamit. So ganyan lang yan. Puk! So ayan, tapos na. So di bali na lang brown glass ang ating gamit sa isang side kasi matatabunan naman to ng chart na ating ipiprinta mamaya. Papakita ko sa inyo. So by the end of this video, ganito ang makikita nating outcome sa ating ginawa. So ayun. So sa ngayon, kompleto ang ating mga sides para sa ating alkansya. So itong dalawa na to ay sa bottom and sa top. So ngayon ay susukat muna natin kung talagang magkatugma yung dalawang side para hindi naman tabingi yung ating gagawing alkansya. So ayan, magkasukat lang naman. So, itong maliit na side kung saan sa width natin siya ilalagay ay hindi magkasing taas yung height kasi dyan natin i-insert ang ating pera mamaya. So, nakikita nyo hindi magkapantay ang height niya. So, okay lang yan. Judes lang yan. Sinadya ko talaga yan para dyan ipasok ang ating pera. So, ngayon, kompleto na ang ating mga sides. Oras na para assemble na natin ang ating glass alkansya. Gagamit pala tayo ng silicone sealant upang idikit ang mga glass natin upang maporma siya. And gagamit din tayo ng silicone gun para may labas yung silicone sealant. So ayan, assemble natin ang ating alkansya, kulang na lang ng takip, and right now is formado na siya. Ang sealant nga pala guys ay kailangan ma-dry ng 1 hour. O di kaya sobra pa, depende sa brand nyo. At ngayon ay tatanggalin natin yung mga sobra-sobrang sealant gamit ang cutter blade. So pagkatapos natin tanggalin yung mga sobra-sobrang sealant ay gagamit tayo ng brush upang tanggalin yung mga alikabok sa loob ng alkansya. Siguro naman ayaw naman nating mauna yung alikabok nang pumasok sa alkansya kaysa sa pera, no? So ngayon linisin natin. Pagkatapos nating linisin ay te-testing natin yung takip kung talagang makakasya lang bago natin indikit. And ite-testing muna natin ng lagyan ng pera kung talaga masasakto yung pera dito sa loob ng ating alkansya. So eto na. At yun, saktong-sakto lang. So ngayon ay didikitan natin gamit ang silicone sealant. Paalala nga pala sa pagkabit ng sealant, huwag niyong lagyan ng sealant yung pasukan ng ating pera ha, baka malagyan nyo. At pagkatapos natin maikabit ang takip sa ating alkansya, ay hihintayin na lang natin na matuyo yung sealant at habang naghihintay tayo, ay magpiprinta tayo ng chart. So ang gamit ko pala dito ay Microsoft Word, kaya nang bahala kung anong gustong gamitin nyo, baka gusto nyo gamit ng Photoshop, o di kaya hindi kayo marunong, mag-search na lang kayo sa Google, may chart naman doon. Pero dahil sa tutorial ito, tuturuan ko kung paano gumawa ng chart. So kinapipaste ko lang pala to galing sa Google yung mga pera na yan, and in-insert ko lang sila. So ayan, kompleto na pala yung mga pera natin. So yung mga bilog na ating isa-shade ay galing lang sa shapes. Nag-insert lang ako, copy-paste hanggang sa mapuno ko yan lahat. So yun pala ang shapes. And after that, naiprinta na natin. So ayan, ikakabit na lang natin siya dito sa ating alkansya. Pero bago muna ang lahat, dapat magkasukat yung printa nyo dun sa ating ginawang alkansya and make sure na na-dry na and ito pala yung lagi-lagyan natin ng pera. So, yun, dry naman. So, let's go. Kabitan natin to.
So ngayon, tapos na ang ating alkansya and ganito na ang kanyang naging itsura. So ngayon ay nandito yung kanyang butas kung saan ipapasok natin yung pera. At ngayon ay nandito yung ating chart kung saan tayo mag-shade kung ano ang ating naipasok na pera. So ngayon ay sasapulan natin na nalagyan ng pera para makita natin kung ano ang outcome kung magiging parehas pa nung kanina. At yun, swabing-swabe. So lagyan natin hanggang sa mapuno. Sample lang ito ha, hindi ko talaga ito mapupuno kasi kulang yung pera ko. So ayan, kung ano lang meron natin, try nating ilagay. So ayun, formang-forma talaga sa loob and maayos ang pagkakalagay. At kung sakaling gusto nyo talagang mag-ipon ng coins, sample lang natin lagyan ng coins. Kung kakasya ba, kung ano magiging isura sa loob. And yun, okay lang naman pa kaso wala tayong ma-shade doon sa ating chart kasi hindi natin nilagyan ng coins eh. Pang pera lang talaga. So, it's up to you kung anong gusto nyo. Pwede nyo naman lagyan ng peso coin yung ating chart. At kung sakasakaling napuno na ang inyong alkansya, ano bang dapat gawin para makuha yung mga pera sa loob? Basagin ba o ano? Pwes, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung pera sa loob nang hindi nababasag ang ating alkansya. So, magagamit lang tayo ng cutter blade and insert natin yung cutter blade dito sa top na glass. Ayun, ganunin natin para matanggalin. Ay natanggal na ang ating top glass kung saan yung takip sa ating alkansya and makukuha na natin ang ating pera na hindi binabasag ang alkansya natin. So marireuse na natin ang ating alkansya. Magre-replace na lang tayo ng chart kasi na-shade na yun natin eh. So mag-preprint na lang tayo ulit and mag-change ng chart para magamit ito ulit. At saka itatakip natin ulit yung top glass. Gamit tayo ulit ng sealant. So ganun lang kadali. So ganun lang kadali kung paano gumawa ng alkansya out of glass para sa ating alkansya ipon challenge. So maraming salamat sa panonood and good luck sa inyong pag-iipon. Sana ay umaman kayo. Charot, sana ay mapuno nyo ang inyong alkansya. And again, maraming salamat sa panonood and sana ay may natutunan kayo sa ating tutorial. And see you guys next vlog.